Tayo pong lahat ay manalangin. Mabagin namin amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Noon ay nabuhay kami sa kasalanan at hiwalay sa Diyos. Nabuhay kami sa mga walang kabuluhang bagay sa mundong ito ayon sa pagnanasa ng aming mga laman. Subalit nahabag ka po sa amin at ang aming Panginoon ang umako ng lahat ng puot at kahatulan na nararapat naming danasin. Hinugasan mo po ang lahat ng aming mga kasalanan magpakailanman sa pamagitan ng banal na dugo ng Panginoon at iniligtas kami ng walang anumang kondisyon upang kami ay maging mga anak ng Diyos at pinagkalooban kami ng banal na pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang ito, papuri at luwalhati para sa aming Amang Diyos. Salamat po sa pagpapahintulot sa amin na mga tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon upang magkatipon sa harap ng Panginoon sa mga oras na ito. Umaawit ng papuri ng kanyang biyaya at pag-ibig, nag-aaral ng salita at nakikibahagi sa banal na pagtitipon kasama ang Panginoon. Ito ang punin nyo sa bawat isa sa amin ang inyong pansin at alalayan ng aming mga kaluluwa sa pamagitan ng inyong mahabaging mga kamay. Bagaman kami ay maraming pagkukulang at kahinaan, ang Panginoon ang nagmahal sa amin ng hindi nagbabagong pag-ibig. Alalayan mo po kami ng inyong mahabaging mga kamay, gabayan at pamunuan mo po kami sa pamagitan ng iyong salita. Sa oras din pong ito, dalangin po namin na pabanalin pong muli kami ng Panginoon sa pamagitan ng kamay ng Panginoon. Sa lahat ng mga iglesia sa buong mundo at lahat ng mga kapatiran na iniingatan ng kanilang pananampalataya at ipinapangaral ang ebanghelyo sa gitna ng mga kahirapan, mangyaring panghawakan sila ng Panginoon ng mas may maraming biyaya, salita at makapangyarihan ninyong kamay. Ipagkaloob po nawa ninyo ang kalakasan para sa mga may sakit at ibigay sa kanila ang pagkakataon na mabuhay para sa inyo sa natitira nilang buhay. Nawa ang lahat ng mga kapatid na nangangaral ng iyong salita ay lalong mapuno ng salita ng Diyos, karunungan at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Tulungan mo po silang maging mas matapang na saksi sa Ebanghelyo upang maganap nila ang gawain ng paggabay sa mga naliligaw na kaluluwa patungo sa inyo. Turuan mo po kami ng higit ng inyong salita na nais mong ipahayag sa amin sa oras na ito, ang banal mong kalooban at kung ano ang dapat naming gawin. Kami po ay nananalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Mateo chapter 7. Mateo chapter 7 verse 13. Mateo chapter 7 verse 13 hanggang 14. Basahin po natin. Mateo chapter 7 verse 13 hanggang 14. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. At marami ang pumapasok doon, sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daan patungo sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Nais po nating matutunan ang mahalagang katotohanan mula sa turo ng Panginoon sa atin. Pumasok kayo sa makipot na pintuan. Ito ay ang salita. Ito rin ang utos na ibinigay ng Panginoon sa lahat ng mga tao. Dito po ay may makipot na pintuan. At mayroong may malaki at maluwang na pintuan. Sinabi niya na may mga taong pumapasok sa makipot na pintuan at tumutungo sa malubak at mahirap na daan at nakakapasok tungo sa buhay. At yung iba naman ay patungo sa maluwang at malawak na pintuan at sa malapad na daan tungo sa kapamakan. Meron pong dalawang pintuan at dalawang daan sa pananaw ng Diyos. Lahat ng tao ay lumalakad sa dalawang daan at dalawang pintuan na ito.
Noon, iniisip ko na ang mga tao ay nahati sa dalawang grupo. Ang mga taong naniniwala sa salita at yung mga hindi naniniwala sa salita. Dahil yung mga tao ay nananampalataya kay Jesus, ito ay ibig sabihin ay pumupunta sa church tuwing Linggo. Hindi sila umi-standby. Hindi katulad ng ibang tao. Dapat mabuhay ng naayon sa Biblia at mayroong mga paghihirap at kahirapan doon. At minsan, ang mga tao ay iniiwasan at iniinsulto dahil sa kanilang paniniwala. Kaya, ang pananampalataya ay makipot na pintuan at mahirap na daan. Sa kabilang banda naman, yung malawak na pintuan ay para sa mga hindi mananampalataya. Kaya maraming mga tao ang nabubuhay ayon sa kanilang nais. Kaya meron lamang na kakaunting tao ang nananampalataya kay Jesus. Merong higit na bilang ng mga tao ang hindi naniniwala kay Jesus. Dahil ako ay nananampalataya kay Jesus, ako ay isang tao na pumapasok sa makipot na pintuan, sa makipot na daan, at sa mahirap na daan. Dati po, ganito yung iniisip ko. Kayo po, sa tingin ko, maraming tao ang kaparehas ng iniisip ko noon. Subalit, hindi po ito yung kahulugan ng verse na ito. Hindi po ito nangangahulugan na may dalawang grupo, yung mananampalataya at hindi. Ngunit, sa halip, may dalawang uri ng mga tao mula sa mga mananampalataya. So, titingnan natin doon sa Mateo chapter 7, verse 21, kung saan makikita natin na yung grupong ito ay patungkol doon sa dalawang uri ng tao mula doon sa mananampalataya. Doon sa Mateo chapter 7 verse 21, hindi lahat ng nagsasabi sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sino man na tumatawag sa akin na Panginoon, Panginoon? Sino po ba yung tumatawag kay Jesus ng Panginoon, Panginoon? Sila po ay mga mananampalataya. Tatawag ba sila kung hindi sila nananampalataya kay Jesus? Hindi sila magsasabi ng Panginoon, Panginoon. Sino mang tumatawag sa kanya ng Panginoon, Panginoon ay isang mananampalataya. Pagkatapos kong maligtas, nagtungo ako sa ilang prayer centers. At isang araw, pumunta ako sa isang malaking lugar at maraming mga seminarista at gumagawa po sila ng maliit na apoy. Tapos, pag namatay na yung apoy, sumisigaw sila, Panginoon, Panginoon. Kahit na yung mga tao ay tulog na, sumisigaw sila, Panginoon. Kahit katatapos lang nila uminom ng kape, tatawag sila, Panginoon. Yung mga tao ay tumatawag sa Panginoon ng maraming beses. Opo, may mga taong gustong-gusto po ito at meron pong mga tao na sinserong tumatawag ng Panginoon, Panginoon. May mga taong nananalangin tuwing umaga at yung iba'y tuwing gabi. Nais ko po sanang yung lahat ng ganitong uri ng tao ay makapasok sa langit. Subalit sinabi ni Jesus, hindi lahat na nagsasabi sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Kapag sinasabi ko po ang bagay na ito, may ibang tao na sumasagot, syempre, kung ang isang tao ay hati ang puso at tumatawag kay Jesus ng Panginoon, Panginoon at formalidad lamang ang pagpunta sa church, hindi siya makakapunta sa langit. Subalit, yung mga tapat na nanampalataya ay makakapasok. Mukhang totoo po ito. Subalit, anong ibig sabihin ng tapat o taos pusong mananampalataya? Paano ka magiging tapat na mananampalataya? Magdasal ng mabuti, mag-volunteer, gumawa ng mabuti, mag-donate at ang gawain at ang gawin ang mga ito ng may katapatan. Ganito po ba? Gaano karaming ganitong gawain ang dapat mong gawin upang makapasok ka sa langit? Hanggang sa abot ng iyong makakaya? Sige, subalit hindi mo ito. Hindi po ito yung kasagutan.
tingnan po natin ang unti yung dun sa kasunod na versikulo. Sa verse 22, Mateo chapter 7, verse 22 hanggang 23, sa araw na iyon ay marami magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami ng, sa inyong pangalan? At nagpalaya sa mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayon ay ipahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Noong araw na iyon, maraming tao ang lumapit sa Panginoon at sinasabi nila na sila'y nagpropesiya sa pangalan ng Panginoon. Ang sinasabi po nila ay totoo. Ang magpropesiya ay ibig sabihin na magturo ng Biblia. Ito po ay tumutukoy sa mga pastor, evangelist o misyonaryo. Nagpalayas ang demonyo sa iyong pangalan. Aba, napakahusay po nito, hindi po ba? Sa pangalan ng Panginoon, lumayas ka demonyo. Pagkatapos, lumalayas yung demonyo. At gumagawa ng maraming makapangyarihan sa iyong pangalan. Hindi lamang po sila tumatawag sa pangalan ng Panginoon, sila din po ay gumagawa ng mga himala at minsan gumagawa sila ng labis na nakakamanghang himala. Napakagaling, hindi po ba? Sinasabi lamang ba ng mga taong ito ay Panginoon, Panginoon? Sa tingin ninyo, mabuti ba ang kanilang pananampalataya? Subalit sinabi ni Jesus, at kung magkagayon ay ipapayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Ano po yung nangyari? Sinabi ng Panginoon, hindi kita kilala. Halimbawa, may lumapit sa iyo na, at sinabi, Teacher, paboritong paborito kita at marami akong ginawa para sa iyo. Pagkatapos, syempre sasabihin mo, hindi kita kilala. Sino ka ba? Hindi kita nakikilala. Ano bang sinasabi mo? Gaano ba ito nakakahiya? Lumayas ka. Parang ganito, hindi po ba? Parang ganito yung mangyayari. Hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Anong ibig sabihin ng kasamaan? Ang kasamaan ay ang hindi pagsunod sa kautusan. Tama po ba? Hindi ka sumusunod sa salita. Hindi ka sumusunod sa salita, lumayo ka sa akin. Patungo kang impyerno kung palalayasin ka sa harapan ng Diyos. Sila'y tumatawag sa pangalan ng Panginoon at sila'y nagpopropesiya, nagpapalaya sa mga demonyo at gumagawa ng maraming gawang makapangyarihan. Maring sabihin ng ilang tao, nakakamanga, isa siyang dakilang tao. Siya ay tatanggap ng malaking gantimpala mula sa Diyos. Subalit, sa hindi inaasahan ay sasabihin ng Diyos, hindi kita kilala kailanman, at siya'y palalayasin. Paano po ito nangyari? Tanging ang gumagawa lamang ng kalooban ng Panginoon ang makakapasok sa kaharian ng langit. Subalit, hindi niya ginagawa yung kalooban ng Panginoon. Siya po ay nagpagal ng labis. Subalit, sinabi ng Panginoon, gumagawa ka ng kasamaan. Dahil ang hindi paggawa ng kalooban ng Diyos ay kasamaan. Ano nga ba yung kalooban ng Panginoon? Sa tuwing may kinakausap ako sa counseling, tinatanong ko sila kung ano ba yung kalooban ng Panginoon at sinasabi po nila yung anumang lumalabas sa kanilang isipan. Umatin ng church, manalangin, mag-evangelize, maglingkod, mabuhay ayon sa salita. Sinasabi po nila anumang maisip nila. Pagkatapos, magtatanong ako ulit, gaano mo sisikaping mabuhay ng naayon sa salita? Sa abot ng aking makakaya. Hindi po ito magagawa hanggang sa mamatay ka. Kung gayon, paano ako mapupunta doon? Juan chapter 3 verse 3. Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sa tuwing sinasabi ni Jesus ang pinakamahalagang bagay, binabanggit niya yung salitang katotohanan. Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Parang ganito po yung sinabi ni Jesus sa Juan chapter 3, si Nicodemo, na isang pinuno na gumagawa ng espesyal na bagay sa Judaismo.
Itinuturo nila yung kautusan sa mga Israelita na sumasampalataya sa Diyos. At humahatol sila sa mga hindi namumuhay ayon sa kautusan at nagpapasya sa mahalagang bagay. Sila yung tinatawag na guro. Para sa mga nagtuturo sa mga Israelita ng salita ng Diyos, sila ay tinatawag na guro. Si Nicodemo, yung taong ito ay pumunta kay Jesus ng gabi na, Rabbi, nalalaman naming ikaw ay isang guro mula sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa malibang kasama niya ang Diyos. Ngayon, sa pagbating ito, maaring labis na nalugod ang Panginoon at sinabi, Gurong Nicodemo, salamat sa maayos na pagkilala mo sa akin. Subalit isang bagay ang hindi mapigilan ni Jesus. Sa tingin natin, ganito dapat ang sinabi ni Jesus, Isa kang guro ng Israel, pinuno ng mga Hudyo at napakatapat mo. Hindi mo ako tinakwil gaya ng ibang mga reliyosong tao, kundi sinikap mo akong unawain at hinanap mo ang katotohanan. Napakadakila mo. Gayunpaman, binigyan din agad ni Jesus ang isang bagay at sinabi, Malibang ang isang tao ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, isa kang napakadakilang tao, subalit hindi ka makakapasok sa langit. Ang tanging kondisyon para makapasok sa langit ay maipanganak na muli. Sa English, born again, di po ba? Ang taong ito ay nananampalataya sa Diyos. Itinuturo yung Biblia sa bayan ng Israel. At inaangking hinahanap ang katotohanan at siya ay napakatapat, hindi gaya ng ibang mga reliyosong tao. Subalit, sinabi ng Panginoon sa kanya, Ikaw ay napakadakila, subalit hindi ka makakapunta sa langit, dala ang iyong kadakilaan. Bakit? Dahil kailangan mong maipanganak na muli. Sige, halimbawa po, kung gusto ng isang tao na pumunta sa Amerika, paano siya makakapunta doon? Sa pera lang ba? Sa kanyang kabutihan? Hindi po. Meron kang dapat passport. Kumuha ng US visa. Bumili ng plane ticket. Napakaraming requirements. Tama po ba? May mga kondisyon para makapunta kahit sa mga kalapit lamang nating bansa. Gayun din naman, may mga kondisyon para makapunta sa langit. Malibang ang isang tao'y ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Kung hindi mo makikita, paano ka nga makakapasok doon? Maraming tao ang hindi pinag-iisipan ang problemang ito. Yung iniisip lang nila, yung pagdalo sa church, ay nangangahulugang mabuting pananampalataya. At yung masipag na gumagawa ay nangangahulugang may mabuting pananampalataya. Ang panalangin, paglilingkod, maayos na pamumuhay moral. Kung gayon, sasabihin sa kanila ng mga pastor, O deacon, O elder, tatanggap kayo ng malaking gantimpala mula sa Diyos. At sasagot naman sila. Sabihin nila, hindi po ako deserve, pero sa loob nila, oo, nararapat lang ako na tumanggap ng malaking gantimpala. Eh, paano ka ba tatanggap ng gantimpala kung hindi ka naman makakapasok sa langit? Ang tanong ko, born again ka na ba? Born again ka na ba? Kung ipinanganak kayo ng may katawan, kayo ay naging anak ng mga magulang na nagsilang sa inyo. Kaya nga, kwalipikado kayong tumira sa bahay ng mga magulang ninyo. Tatanggapin ninyo yung pag-ibig nila. Kung gusto nila ninyong pumunta sa langit, dapat kayong maipanganak na muli bilang anak ng Diyos. Ang maipanganak sa laman ay isang beses lamang. Gayun din naman yung maipanganak sa Espiritu. Magiging ama ko lamang ang Diyos kapag naipanganak ako spiritually. Sa Juan chapter 8, sinabi ng mga Hudyo kay Jesus, Meron kaming isang ama, ang Diyos. Sinabi ni Jesus, Hindi! Ang diablo ang inyong ama at ang nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama.
may ganito silang malaking pagtatalo. Yung mga Hudyo ay yung piniling bayan ng Diyos. At talagang sinisikap nilang sundin yung Sabat at yung mga kautusan at tumatawag silang Amang Diyos. Subalit sinabi ni Jesus, ang Diablo ang inyong ama. Kaya malaki itong problema. Malaking gulo yung nakaambang mangyari dahil sinabi ni Jesus na siya ang anak ng Diyos. Kundi dahil sa paglapastangan sapagkat ikaw na isang tao ay nag-aangki na Diyos. Si Jesus ay kapantay ng Diyos at siya ang anak ng Diyos. Ang nag-iisa at tanging anak. Tama po, di ba? Gayunpaman, sinasabi ng mga Hudyo kay Jesus, ikaw na isang tao ay nag-aangki na kapantay ng Diyos at anak ng Diyos. Ito yung isa sa mga dahilan kung bakit nila pinatay si Jesus. Sa kabilang banda, sinasabi ng mga Hudyo na ang Diyos ang kanilang ama, pero sinasabi ni Jesus, hindi, ang Diablo ang inyong ama. Sa Juan chapter 8 verse 44, kayo'y mula sa inyong amang Diablo at ang nais ang inyo at nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. Ngayon, dapat ninyong pag-isipang mabuti ang bagay na ito. Ang parehong sitwasyon sa mga araw na ito. Maraming tao yung nag-aakala na sila ay mga anak ng Diyos dahil gumagawa sila ng mabuti para sa Diyos at paulit-ulit na nananalangin ang panalangin ng Panginoon. Sinasabi nila, Ama namin nasa langit. Sa pagtawag ba nila sa Diyos ng Ama ko, sa panalangin ay magiging Ama na nila ang Diyos? Isipin ninyo, kapag hinila ninyo ang isang nagdaraan at sasabihin ninyo sa kanya, Ama! Sasabihin nila, eh, sino ka ba? Napapaliw ka na ba? Umalis ka na. Tanging mga naipanganak na muli lamang ang makakatawag sa Diyos ng Ama. Pag-isipan ninyo kung kailan kayo na born again. Kailan po? Saan? Paano kayo na born again? Dapat ito maging malinaw sa inyo. May araw kung kailan na ipanganak ang katawan at mayroon ding petsa kung kailan na ipanganak ang espiritu. Maring nakalimutan ninyo yung eksaktong petsa pero dapat meron kayo nito. Bakit? Dahil ito ay one-time experience. Kapag nananalangin ang isang tao, O Diyos, pakiusap, tulungan mo po akong ma-born again ulit sa pagkakataong ito. May papanganak ba kayong uli ng paulit-ulit? Kapag gusto nyo lang maipanganak, eh, pwede itong mangyari. Ang maipanganak na muli ay isang beses lamang na pangyayari. May isa lang nakapanganakan ng katawan. Ngayon, dapat nating pag-isipan ang tungkol sa bagay na ito ng kaunti. Kaya, hindi ba't nakakapagtaka ng isa sa ay kayang magpropesiya, makapagpalayas ang demonyo at makagawa ng maraming gawang makapangyarihan nang hindi naman na ipapanganak na muli. May ibang tao ang magaling magturo ng Biblia, may ibang guro na napakagaling magturo. Ang nakikinig na at nakakarinig nito ay nabibighani talaga. Magbabasa lang ilang matalata sa Biblia saka mga ngaral philosophically, literally, scientifically at morally. Magaling silang magsalita. Nakarinig na ako ng gayong mga sermon sa isang kilalang pastor ng isang napakalaking church. Napakabanayad niyang magsalita. Noong ako ay nasa seminaryo pa, yung principal sa seminaryo ay isang kilalang tao sa Korea na tumanggap ng doctorate sa theology mula sa United States. Napakagaling niya talaga magturo ng principal na ito. Meron siyang introduction, body, part 1, part 2, part 3, conclusion, tapos climax. Mapapawaw ka talaga sa dulo at ito yung talaga'y napaka-cool. Kalaunan, pagkatapos kong ma-born again, naunawaan ko na yung sermon niya ay hindi naman talaga sermon. Ngayon, kung ang gumagawa ng kalooban ng aking ama na nasa langit, ano nga ba yung kalooban ng ama na nasa langit? Una, yung kalooban ng Diyos para sa mga hindi paligtas ay ang maligtas. Sa Juan chapter 6 verse 14, sapagkat ito ang kalooban ng aking ama na ang bawat nakakita sa anak at sa kanya ay sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kalooban ng Diyos ay maligtas siya. Humihiling ba kayo sa taong hindi ligtas ng pera?
Inaasahan ba ninyo na gumawa ng mabuti yung mga taong papunta sa impyerno? Nais ng Diyos na siya ay maligtas. Ano ba ang hinihingi ng Diyos sa taong hindi ligtas? Na ang bawat nakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya. Hinihingi sa atin ng Diyos na maunawaan, sampalatayanan at maligtas sa pamagitan ni Jesucristo. Sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Ang maligtas ay ang unang kalooban ng Diyos. Tama po? Ito yung paggawa ng kalooban ng Diyos. Ito po yun. At pagkatapos mong maligtas, dapat kang mabuhay uli ayon sa kalooban ng Diyos. Ngayon, magpakailanman. Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasaya at lubos na kalooban ng Diyos. Yung Roma chapter 12 verse 2 ay sinabi sa mga ligtas na, pagkatapos nating maligtas, alam na natin ngayon yung kalooban ng Diyos. Ang kalooban na nakakalugod sa Diyos, ang sakdal na kalooban at ang mabuting kalooban at ang sumunod ay ang paggawa ng kalooban ng Diyos. Hindi ito kondisyon para makapunta sa langit. Ito yung pagsunod na kailangan gawin ng isang taong ligtas pagkatapos niyang maligtas. Hindi niyo dapat ito paghaluin. Kaya ano yung makipot na daan na sinasabi ni Jesus? Pumasok kayo sa makipot na pintuan. Ang makipot na pintuan ay ang pintuan ng kaligtasan. Kaya ayon dun sa Juan chapter 10 verse 9, ako ang pintuan, ang sino mang pumasok sa pamagitan ko ay maliligtas. Si Jesus yung pintuan, ako ang pintuan ng mga tupa. Tayo'y dumaan sa pintuan papunta rito, tama po. Merong pintuan doon sa baba, subalit merong pang isang pintuan kapag pumasok kayo dito sa main hall. May isang pintuan lamang patungo sa langit, ang pintuan ng kaligtasan. Pumasok kayo sa pintuang ito at kayo'y maliligtas. Ako ang pintuan, ang sino mang pumasok sa pamagitan ko ay maliligtas. Doon sa Exodus chapter 12 verse 7, matapos ang pagkalipin ng mga Israelita sa Ehipto ng 400 taon, isinugo ng Diyos si Moises at pinadalhan sila ng 10 salot sa Ehipto. Yung huling salot ay ang pagkamatay ng mga panganay. Lahat ng mga panganay sa Ehipto ay namatay. Ngunit sa salita ng Diyos, natanggap ng mga Israelita yung proteksyon ng Diyos mula sa salot ng pagkamatay ng panganay. Kumuha ng kordero, isang taong gulang na walang kapintasan. Doon sa Exodus chapter 12 verse 7, pagkatapos kukuha sila ng dugo at ilalagay sa dalawang haligi ng pinto at sa itaas ng pintuan sa mga bahay ng kanilang kakainan. Dito ay mayroong pintuan, maglalagay sila ng dugo sa itaas nito at magkabilang haligi kagaya nito. At sa bahay na iyon, ang karne ay iihawin at kakainin. Bakit? Sa gabi, nagsusuot sila ng sandalyas at damit. Nagbibigkis ng kanilang mga baywang at mayroong tungkod sa kanilang mga kamay. Ano yung ginagawa nila? Nang sila'y nakadamit na, nakasuot na yung sandalyas, may pamagkis sa baywang, at yung tungkod ay nasa kamay na, sinabi ng Panginoon na humanda na silang umalis. Bakit? Upang umalis sa Ehipto mula sa pagkaalipin. Nang dumating na yung oras na iyon, sa mga bahay na may nakapahid na dugo. Sa Exodus chapter 12 verse 13, kapag pinuksa ko ang lupain ng Ehipto. Sa bawat bahay, ang panganay ay namatay, ngunit naipahid na ng mga Israelita yung dugo ayon sa salita ng Diyos. Kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo at walang salot. Anong tinitingnan ng Diyos? Hindi na mahalaga kung yung panganay sa bahay na yun ay mabuti, kung siya ay nakikinig ng maayos o gumagawa ng masama. Ang titingnan niya ay yung dugo, yung dugo. Tinitingnan ng Diyos yung dugo. Hindi makikita ng Diyos yung dugo kapag nasa loob ito ng bahay. Makikita ng Diyos ang dugo kapag nasa labas. Kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo at walang salot na papatay sa inyo. Kaya doon sa 1 Korinto chapter 5 verse 7, sabi doon, sapagkat si Kristo ang kordero ng ating Paskwa ay naialay na. Yung korderong pinapatay sa Paskwa ay larawan ng tanging anak ng Diyos, si Jesucristo,
na namatay at nagdanak ng dugo gaya ng kordero. Tinignan ng Diyos ang dugo ng hayop at sila'y nakaiwas sa kapamakan. Walang pakialam yung Diyos kung mabuti o masama yung taong nasa loob ng bahay. Ang tinitignan niya yung dugo. Nang tayo'y nanampalataya sa dugo ni Jesus sa ating puso, hindi tayo tinitignan niya, kundi ang dugo ni Jesus na siyang sinasampalataya na natin at ang katulad ng Diyos ay lumampas. Kaya nga doon sa Mateo chapter 26 verse 39, kung maari lumampas sana sa akin ang kopang ito. Ang kopa ay inilagay sa harapan ni Jesus. Nung unang panahon, nung sa Joseon Dynasty, ang hari ay nagbibigay ng nakakamatay na lason upang inumin ng taong nakagawa ng krimen para mamatay. Kapag iniinom niya ang nakakamatay na lason na ito, yung dugo ay bumubulwak sa kanyang bibig at siya'y namamatay. Ang kopa ay nilagay sa harapan ng inosenteng si Jesus. Ang kopa ay naglalaman ng mga kasalanan, sumpa, puot at kahatulan ng mga tao sa sanlibutan. Bakit kailangan inumin ni Jesus itong kopang ito? Wala naman siyang kasalanan. Dahil si Jesus ay may laman na kagaya natin. Siya'y napagod at nakatulog sa bangka habang naglalakbay sa dagat ng Galilea. Gaano nga ba napagod ang Panginoon? Siya'y natulog habang nasa bangka ng may araw. Yung sa panahong iyon, bagamat yung bangka ay napakaingay dahil sa mga alon, hindi ito alam ng Panginoon at siya'y nakatulog. Siya'y talagang pagod. Ang Panginoon ay nagutom, nauhaw at umiyak. Mahina rin ang laman niya kagaya natin. Ang laman ni Jesus ay ayaw pasanin ng krus, ang pinakamatinding kahihiyan at pagdurusa na maaring danasin ng isang tao. Lumampas sana sa akin ang kopang ito. Kung napalampas ng Panginoon na hindi inumin ang kopang ito, sino ang iinom? Dapat natin itong inupin at mapunta sa impyerno. Sabi ni Jesus dun sa krus, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit pinabayaan ng Diyos si Jesus? Bakit? Mayroong sagot. Upang hindi pabayaan ang isang makasalanang dapat na pabayaan, pinabayaan ng Diyos ang tanging anak na walang kasalanan. Ikinubli ng Diyos ang kanyang mukha nang ang Panginoon ay nakabitin dun sa krus at ang kalangitan ay nagdilim ng 3 oras. Ang lupa ay nayanig, ang langit at lupa ay umiyak. Bakit mo ako pinabayaan? Ang anak ng Diyos ay pinabayaan upang ang makasalanang dapat na pabayaan ay hindi mapabayaan. Alam niyo ba ito? Ininom ni Jesus yung kopa ng kahatulan na dapat nating inumin. Hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Ang nais ng Ama, ang inosenteng tao ay tumanggap ng kopa ng kahatulan, sumpa at puot ng mga tao ng sanlibutan ito at mamatay. Sa pamagitan ng kamatayan ng kordero ng Paskwa, ang panganay na anak ay naprotektahan. Ang anghel na pumatay sa panganay ay pumatay sa bahay na ito at sa bahay na iyon, subalit ang bahay na ito ay napahira na ng dugo, kaya ang kordero ay namatay sa halip ng panganay na anak. Kaya sila'y lumampas doon. Ang dugo ni Jesus. Nang sumampalataya tayo sa dugo ng Panginoon na tumubos sa ating kasalanan, na namatay para sa ating kasalanan, yung kahatulan ng Diyos ay lumampas na nang makita niya yung dugo ni Jesus na sinasampalatayanan natin. Ang pintuan ay napahira ng dugo. Hindi sila dapat lumabas hanggang sa pagsikat ng sumunod na araw. Kailan ang labas na ito? Ang oras na ito? Kapag ang sanlibutan ito ay matapos na. Pagkatapos ng kahatulan. Kaya't umalis na ang mga Israelita papunta sa lupain ng Kanaan na ipinangako ng Diyos. Hindi po ba ganito yung nangyari? Ngayon, naligtas na tayo sa pamagitan ng pagpasok sa pintuang napahira ng dugo ni Jesus. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Ibinigay niya si Jesus na handog na pantubos hanggang sa kamatayan sa krus. Sino man sa kanya'y sumampalataya.
Ito'y para sa sino mang tao kapag naunawaan at sinampalatayanan ito, ay huwag mapahamak. Ang mapapahamak na makasalanan ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya, ang pagdaan sa makipot na pintuan, ito yung kaligtasan ng minsanan. Ang daan dito ay minsanan lang, yung pagdaan dito. Matagal ba ang pagdaan sa pintuan ito? Hindi, sandali lamang po, di ba? Yung paglakad sa daan ng patuloy-tuloy ay magpakailanman. Tayo'y nagpapatuloy mula ng maligtas hanggang sa humarap sa Diyos. Subalit, sinasabing ang daan ay mahirap. Mahirap, ibig sabihin, ito'y makipot at matarik. Ito ay daan ng pagdurusa. Kung titingnan natin sa Hebreo 10:20, binuksan niya para sa atin ang daan papunta sa makalangit na lugar. Subalit, kailan ito nabuksan? Nang kanyang binuksan para sa atin ang isang bago at buhay na daan sa pamagitan ng tabing sa makatuwid ang sa kanyang laman. Meron pong tabing sa pagitan ng tao at ng Diyos. Kung paanong meron din tabing sa pagitan ng dakong banal at kabanal-banalang dako sa loob ng templo. Ito yung tabing. Yung tabing, kapag binubuksan ito ng pari, yung tabing ay pumapasok siya sa dakong banal na may dugo ng pinatay na kambing upang tubusin ang kasalanan ng mga Israelita sa isang taon. Meron doong luklukan ng awa sa ibabaw ng kaban ng tipan na naglalaman ng 10 utos. Bakit nakapaibabaw ang luklukan ng awa sa kaban ng tipan ng may 10 utos? Upang tubusin ang kasalanan labang sa kautusan. Iwiwisik nila yung dugo ng 7 beses sa luklukan ng awa na nasa taas ng kaban ng tipan na mayroong 10 utos. Kaya patatawarin ng Diyos ang kasalanang nagawa nila sa 1 taon. At sa mga kasalanang gagawin nila mula sa araw na iyon hanggang sa susunod na taon, gagawin nila ulit ito. At ganun din naman sa susunod na taon. Ginagawa nila ito taon-taon, kaya kapag binubuksan nila yung tabing at lumalabas, ang tabing ay sasara. Ngayon, ang katawan ni Kristo ay ang templo. Sinabi ni Jesus, sinagot sila ni Jesus, "Gibayin ninyo ang templong ito, aking itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon. Ang pagtatayo ng templong ito, itatayo mo sa loob ng 3 araw? Sinabi rin ng mga alaga, bakit sinabi ni Jesus ang gayong bagay? Dahil minsan si Jesus ay nagsasalita ng mapanghas. Subalit, kung titingnan natin sa Juan chapter 2, ang templo ay tinutukoy ni Jesus. Dito ay hindi ang templong itinayo ng 46 na taon, kundi yung katawan ni Kristo na siyang templo. Bakit ang katawan ni Jesus ang templo? Dahil ang Diyos ay na kay Jesus. Ang templo ay nasa Jerusalem at hindi na ang yung templong nasa Jerusalem ay hindi na yung templo. Ang Diyos ay wala na doon. Sinabi ni Jesus sa Jerusalem, "O Jerusalem, Jerusalem, masdan ninyo ang inyong bahay ay iniwan sa inyong wasak." Hindi ito bahay ng Panginoon, ito'y bahay nila. Kalaunan, lahat ay masusunog ang templo ng Jerusalem. Ang katawan ni Jesus ay ang templo dahil ang Diyos ay na kay Jesus. Sa labas ni Jesus ay ang mga makasalanan. Kaya nga ang nasa pagitan ng Diyos at sanlibutan ay ang laman ni Jesus. Dahil sa ating katawang makasalanan, tayo ay naging kaaway ng Diyos. Subalit si Jesus, ang katawang walang kasalanan ay dumating at sa katawan ni Jesus ay naging tabing sa pagitan ng Diyos at sanlibutan. Nang sandaling sinabi ni Jesus na natupad na sa krus, nang sandaling tusukin ang kanyang tagiliran ng sipat at lumabas ang dugo at sinabing natupad na, yung tabing ng templo ay napunit sa dalawa mula sa taas pababa. Ito'y nagbubukas at nagsasara kapag pumapasok at lumalabas ang pari. Subalit ngayon, isa na katuparan ni Jesus ang walang hanggang katubusan ng minsanan. At ang tabing sa dakong banal ay nahati. Ibig sabihin, ang pagiging kaaway ng Diyos sa tao ay nawala. Ang bago at buhay na daan ay nabuksan sa pamagitan ng tabing. Binuksan niya yung daan ng buhay na walang hanggan. Ang daang papunta sa langit ay nabuksan ng maluwag. Ibig sabihin nito, sa pamagitan ng tabing, sa makatuwid ay sa kanyang laman. Ang laman ni Jesus ay pumunta sa pagitan ng Diyos at tao. Sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus, nawala ang kasalanan at nawala ang pagiging kaaway natin dahil sa kasalanan. Ang bago at buhay na daan sa pamagitan ng tabing ay si Jesus. Bilang pari, ang unang pumunta sa harapan ng Diyos sa pamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay.
Kaya nga doon sa Hebreo 6:20, siya ay naging pari at naunang pumasok sa atin sa makalangit na santuaryo, sa kabanal-banalang dako. Siya ay naunang pumasok at tayo ay pumupunta, papunta na sa daang iyon. Ang daang papunta sa Diyos kung saan pumasok si Jesus sa pamagitan ng kamatayan sa krus at muling pagkabuhay. Doon sa Juan 14:6, chapter 14 verse 6, sinabi, "Ako yung daan at ang katotohanan at ang buhay. Ito yung daan patungo sa Diyos mula sa sanlibutan. Ako ang daan. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamagitan ko." Ang daan ay isa lamang. Ito yung katotohanan, ang salita na nagtuturo sa daang ito. Ito yung katotohanan ng nagtuturo sa daan at ito ay buhay kung maunawaan ng isa ang katotohanan. At patungkol doon sa daan papunta sa buhay, makakapasok lamang ng isang beses. Kaya nga, ngayon ligtas na kayo. Kailangan ninyong dumaan sa daan ito hanggang sa makapunta kayo sa lupain ng Diyos. Subalit, yung daan ay matarik. Kagaya nito, ito'y makipot at matarik. Ito ay daan ng pagdurusa. Ito yung daan ng krus. Si Jesus ay dumaan na dito kagaya ng mga alagad. Sa bawat hakbang, naroon ang dugo at luha. Yung daang tinahak ng Panginoon, ito'y aking susundin. Parang doon sa kanta. Diba sinabi, "Ang daang tinahak ng Panginoon, ito ay aking susundin." Yung daang kanyang tinahak mag-isa, bilang pinakauna, si Jesus yung una at mag-isang tumahak ng daan na ito bago ang iba. Sabi nga ni Pedro, "Susunod ako sa iyo maging sa kamatayan man." Ngunit sinabi ni Jesus, "Hindi. Sapagkat ang daang ito ay tatahakin niya ng mag-isa. Hindi maaring mamatay din si Pedro sa tabi ni Jesus nang siya ay mamatay sa krus. Sa pupuntahan ko ay hindi ka makakasunod sa akin ngayon, ngunit pagkatapos ay makakasunod ka." Pagkatapos na si Jesus ay mamatay at muling nabuhay, si Pedro ay dumaan dun sa parehong daan. Kung ikaw ay nagnanais ding lakara ng gayong daan na may tuko at pagluha, siyempre, ang luha at dugo ay talagang tatalsik sa katawan. Ang daan na ito ay hindi maaring walang mga pagluha at kapighatian. Siya yung unang tumahak, gayon din ang mga alagad at ang mga banal na nauna sa atin at maging tayo ay dapat tahakin din ito. Ito yung daan ng pagdurusa, gayunpaman nandito yung Panginoon. Ang daan na pinapatnubayan ng Espiritu Santo, sa dulo nito ay naghihintay sa atin ang Panginoon. Ito yung daan patungo sa walang hanggang buhay at kalwalhatian. Ang daan na patungo sa buhay, ang buhay na ito ay hindi ang buhay sa mundong ito, kundi ang buhay na walang hanggan sa kabilang panig ng mundo. Tayo ngayon ay tumatahak sa daan ito na may buhay at walang hanggang kalwalhatian. Ngunit, huwag dapat nating kakalimutan na ang daang ito ay daan ng pagdurusa. Sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daan patungo sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo nito. Ang mga tao ay nagnanais magtungo sa langit ngunit ayaw ng pagdurusa. Kakaiba po ito, di po ba? Kung ganito, maging sa daan ng kaligtasan ay ililigaw sila ni Satanas sa likong daan. Dapat silang dumaan sa daang ito, ngunit si Satanas ay umaakay sa likong daan. Kaya, pwede na akong mamuhay sa anumang gusto ko. Pwede na akong mamuhay ng mariwasa at magtungo sa langit, di ba? Hindi nila ginagawa ang ganito at ang mga ganyan dahil sila'y nananampalataya kay Jesus. Mukha po itong kahangalan. Ako ay nananampalataya kay Jesus habang ginagawa din naman yung lahat ng mga bagay na gusto ko. Nakikipagsaya ako sa mga barkada ko. Nagpapakasaya dito sa mundong ito. At dahil makakapunta naman ako sa langit, ang gawin ng sabay ang dalawang ito ay mabuti. Ano? Seryoso ka ba? Meron pong nakakatawang kwento. Merong isang anak
na babae. Siya po ay birhen. Siya ay dapat ikakasal na, ngunit mayroong dalawang lalaki na maaari niyang mapangasawahan. Yung isa po ay gwapo at mabait, ngunit duka, mahirap. Ang isa naman ay mayaman, napakayaman. Gayunpaman, siya ay medyo may kapangitan. At yung ugali niya ay medyo hindi maganda. Kaya naman nag-usap sila. Sabi nila, pumili ka, sino ang pipiliin mo sa aming dalawa? Kung gusto niyang makasama yung lalaking gwapo at mabait na asawa, siya naman ay magugutom. Ang mayaman na papangasawahan naman niya ay talagang mayaman, ngunit medyo may problema sa ugali at may kapangitan. Inisip niya na kung mapupunta siya sa bahay ng mayaman ay mabuti, ngunit may mga hindi siya gusto. At tapos na yung kanyang pag-iisip. Kaya, anong gagawin mo? Nakapili ka na ba? Oo, nakapili na ako. Anong gagawin mo? Sinabi niya na magpapakasal siya, ngunit matutulog siya doon sa bahay ng lalaking gwapo, ngunit kakain sa bahay ng lalaking mayaman. Napakatalino, di ba? Sinabi niyang gagawin niya ang dalawang ito. Pero posible ba ito? Mamumuhay na marangyang buhay sa mundong ito para sa mariwasang buhay at mayamang pamumuhay? At pagkatapos ay paglilingkuran mo si Jesus at pupunta sa langit? Magiging masaya ka ba kasi namuhay ka sa sarili mong kalooban? Imposibleng mangyari po ito. Dapat kang mamili mula sa dalawa. Nang makapasok na tayo sa makipot na pintuan, ang daan ay malubak. Kung titingnan po natin yung pelikulang Pilgrim's Progress, doon ay may makipot na pintuan. Bakit ba ito tinawag na makipot na pintuan? Dahil hindi ka makakapasok dito gamit ang sarili mong gawa at ang mga kasalanang ginawa mo. Pwede ka lamang makapasok sa pamagitan ng pagtitiwala sa isinakripisyo ng mahalagang dugo ni Jesus. Kaya ito ay makipot na pintuan. Kaya nga yung Kristiyano doon sa Pilgrim's Progress ay mayroong mabigat na pasan sa kanyang likod at may aklat na dala. Ito po yung Biblia. Umiiyak siya nang malaman niya na ang lungsod na kanyang tinitirhan ay yung lungsod ng pagkawasa. Di naglaon ay may isang evangelist na nagtanong sa kanya kung bakit siya umiiyak. Sumagot siya, nalalaman ko mula sa aklat na ang lungsod na tinitirhan ko ay lungsod ng pagkawasak at malapit na itong mangyari. Kailangan ko nang umalis sa lugar na ito pero hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ito yung alalahanin ko. Ah, ganun ka? Tumingin ka doon. Katulad ng nakikita mo, mayroong isang lugar na nagliliwanag. Doon ka magtungo at huwag kang hihinto. Kaya nagmadali siyang nagpunta doon na napanood na po ba ninyo yung Pilgrim's Progress? Hindi po ba? Sabi niya, buhay, buhay, buhay na walang hanggan. Yan yung kanyang bukang bibig. Asawa ko! At sumigaw din naman yung anak niya, Ama! Sumigaw din naman yung mga kaibigan niya, Christian! Lahat sila hinahabol siya para pigilang gayumay hindi siya pwedeng maabutan. Hindi na dapat siya bumalik dun sa lungsod ng pagkawasa. At siya ay nakarating na sa harap ng makipot na pintuan. Pagkatapos niyang makapasok doon, yung pasampasan niya, nakasalanan na nasa likod niya ay gumulong papunta sa libingan. At pagkatapos, isang anghel ang nagpakita at nagalis ng kanyang maruming kasuotan at binihisan siya ng bagong malinis na damit. Ito po yung kaligtasan. Yung makipot na pintuan ay kaligtasan. Ang malaking pasanin ay naalis at ang balabal ng katwiran, damit ng kaligtasan ay ibinihis. Doon sa Isaiah chapter 61 verse 10 ay nasusulat, sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan. Pagkatapos ito ay nagtungo na siya sa makalangit na lungsod sa langit. Hindi natin alam kung gaano naging mahirap ang kanyang nilakbay. May napakaraming tukso at maraming mga bagay ang nangyari sa kanya. Para sa mga patid na hindi pa nakapagbasa nitong Pilgrim's Progress, pakiusap, basahin po ninyo. At para naman doon sa nakabasa na, basahin ninyo ulit. Ang aklat ay patungkol sa daang nilalakaran natin pagkatapos nating maligtas hanggang sa tayo makarating sa langit. Merong mga likong daan, mga tukso, at mga pagdurusa. Ngunit anong dapat nating gawin? Ang lakarin natin tungo sa makalangit na kaharian
ay katulad nito, yung lakarin natin. Dapat tayong humayo. Ito yung lakaring patungo sa makalangit na lungsod. Maayos itong ipinahayag dun sa aklat na ito. Kasi si John Bunyan ay isa siyang born again. Habang siya'y nangangaral ng ebanghelyo, ay hinuli siya at isinulat niya yung aklat na ito habang siya'y nasa bilangguan. Kaya ang sinasabi mula dito ay pagkatapos nating makapasok sa makipot na pintuan, tayo'y nagtutungo sa malubak na landas at tayo ay makakapasok sa landas ng walang hanggang buhay at lugar ng kalwalhatian. Pagkatapos, sapagkat maluwang ang pintuan, malapad ang daan patungo sa kapamakan at marami ang pumapasok doon. Tama po, di ba? Mayroong pintuan na tungo sa kapamakan. Kung titingnan natin doon sa Jeremias chapter 21 verse 8, ayon sa mga salita ng Diyos, inilalagay ko sa harapan ninyo ang daan ng buhay at ang daan ng kamatayan. Meron daan ng buhay, ngunit meron din daan ng kamatayan. Meron dalawang daan sa harapan ng lahat ng tao. Bawat isa ay dapat mamili. Ayon sa pinili ng bawat isa, ang walang hanggang patutunguhan ay may tatakda, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapamakan at marami ang pumapasok doon. Napakarami. Maluwang yung pintuan, kaya naman maraming tao yung pumupunta doon. Pumupunta sila ng grupo. Mga kapatid, may dalawang uri ng taong mananampalataya kay Jesus. Dapat muna nating pag-isipan ito. Hindi ito patungkol doon sa pagtukoy kung sino yung mananampalataya o hindi. Para sa mga taong hindi mananampalataya, ito man po ay malawak o makipot na pintuan, wala nang dapat sabihin pa. Siyempre, ito ay tiyak na pintuan ng pagkawasak para sa kanila. Ngunit yung problema ay mayroong pag-uuri sa mga taong mananampalataya. Maraming mga sekta ng reliyon, maraming paraan ng kanilang paniniwala. Sabi nga ng iba, gusto kong maniwala kay Jesus, pero napakaraming iba't ibang sekta. Hindi ko alam kung ano yung tama kasi sinasabay ng bawat sekta, sila yung tama. Kaya hindi ako makapaniwala. Kahit na ito ay mukhang komplikado, meron namang dalawang daan. Gayun din sa pintuan, isang malawak at makipot na pintuan. Kapag tinitingnan ng Diyos ang bawat isa, may dalawang uri lamang ng tao. Para sa mga taong pumapasok sa maluwang na pintuan, may isip ba nila na sa maluwang na pintuan sila nakapasok? Hindi. Sa tingin kasi nila, ay katulad dun sa Kawikaan chapter 14 verse 12, mayroon daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit mga daan tungo sa kamatayan ang dulo nito. Maraming tao ay nag-aakala na yung daan nila ay tama. Akala nila makakapunta sila sa langit. Ito po yung nakakagulat. Sila ay nagsisimba ng may buong pananabik, sila ay nagdarasal ng mabuti, nagpupuri ng husto. Ngunit sila ay mahusay sa kalayawan sa mundong ito. Magaling silang makipagsaya sa mga taga-sanlibutan at may kaisipan ding magpumunta sa simbahan. Tapos, pupunta rin sa sugalan. Di ba ang saya? At marami nang pumapasok doon. Oo, marami sila, ngunit ang dulo ng daan ay kapamakan. Hindi natin lubos maisip kung gaano karaming tao ang magtutungo sa daang iyon. Samantalang para sa atin, naniniwala tayo kay Jesus, di ba? Gayunpaman, kailangan natin suriin ang ating sarili. Ang pananampalataya ko ba ay lumalakad sa malubak na daan patungo na pagkatapos na ako ay makapasok sa makipot na pintuan, o ako ba ay naglalakad sa malapad na daan patungo pagkatapos kong makapasok sa maluwang na pintuan na dinadaanan ng maraming tao? Iniisip ko ba na yung daang tinatahak ko ay tama kahit na hindi naman tama? Posibleng ikaw ay may maling pagkaunawa. Merong daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang daan tungo sa kamatayan ang dulo nito. Tama. Kaya nga kung titingnan natin doon sa ikalawang Korinto, chapter 13, verse 5, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili, hindi ba ninyo nalalaman na si Jesu Kristo ay nasa inyo, malibang kayo'y nabigo sa pagsubok. Anong ibig sabihin ng siyasatin ang pananampalataya? Ang pananampalataya ay pananampalataya, ngunit mayroong patay na pananampalataya, nawasak na pananampalataya, walang kabuluhang pananampalataya, hindi sinangayunang pananampalataya. Mayroong napakaraming uri ng pananampalataya. Maraming uri ang ating makikita, ngunit ang pananampalataya ay patay.
Sapagkat kung paanong ang katawan ay walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Nawasak ng pananampalataya, walang kabuluhang pananampalataya, hindi sinang-ayunang pananampalataya. Ang mga pananampalatayang ito ay hindi patungo sa langit. Ang ganitong uri ay napakarami. Hindi natin alam kung gaano karami pa. Ito'y kakaiba. Napakaraming mga relyoso sa mundong ito. At ang ilan sa mga ito ay naniniwala kay Jesus, may ilang relyosong tao na hindi ligtas. Nagpupunta kay Buddha para manalangin at makakuha ng pagpapala at pupunta naman din sa church, umuupo doon at sumisigaw ng Amen na hindi naman ligtas. At puro katang isip at bulag na pananampalataya. Akala nila ay tama yun, ngunit ito ba ay isang pananampalatayang matatanggap ng Diyos? Hindi kita kilala kailanman. Kung gayon, ano ang gagawin mo kapag tumayo ka sa harapan ng Panginoon? Paano natin masusuri? Magagawa natin ito sa pamagitan ng salita. Ang pananampalataya, ang pagsagawa sa salita. Ang letrang Chinese na xin ay pinagsama ng in ng character ang nangangahulugan tao at iyon ng character na nangangahulugan ang salita. Ang Chinese letter na ito ay may malalim na kahulugan tungkol sa pananampalataya. Ibig sabihin ay naniniwala ang tao sa salita. Kaya nga, ang pananampalataya nang gagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. Kung wala itong salita ng Diyos, ay paano tayo mananampalataya? Ang Diyos ay hindi nakikita at hindi natin siya makikita, pero maaari nating marinig ang salita ng Diyos. Sa pamagitan ng salita ng Diyos, makikilala ng tao ang Diyos. Malalaman mo kung paano ka umiiral, kilalanin si Jesus, alamin ang biyaya ng Diyos at magkaroon ng kaligtasan. Kaya nga, sa pamagitan ng salita ng Diyos, ay siya sa atin mo ang iyong pananampalataya, suriin mo ang iyong pananampalataya one by one kagaya ng isang health checkup kung ang iyong pananampalataya ay nasa tama o wala. Sinasabi ng Biblia na maaari mong siya sa atin ang iyong pananampalataya sa pamagitan ng salita ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa mga Israelita sa Marcos chapter 7 verse 6, at sinabi niya sa kanila, tama ang pahayag ni Isaias tungkol sa inyo na mga mapagkunwari ayon sa nasusulat. Iginagalang ako ng bayang ito ng kanilang mga labi, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Sila ay malapit sa Diyos sa kanilang mga labi, ngunit sila ay napakalayo sa Kanya. Maraming mga tao yung gaya nila. Magaling silang magsalita gamit yung kanilang mga labi. Kaya kung sino man yung magaling magsalita, sila yung tumatawag ng Panginoon sa pamagitan ng mga labi. At sila'y nagsasalita na mukhang mahal na mahal yung Diyos. Hindi natin alam kung gaano nga kaganda nila ito sinasabi, ngunit sinabi ni Jesus doon sa Lucas chapter 6 verse 46, bakit tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi niyo ginagawa ang sinasabi ko? Sinabi nila, Panginoon, Panginoon. Gamit yung kanilang labi, ngunit hindi nila naman isinasagawa yung salita ng Panginoon. Ito'y kasinungalingan. Kaya nga sinabi doon sa Roma 8:9, subalit kung ang sino may walang espiritu ni Kristo, sila'y hindi sa Kanya. Dumadalo sila doon sa church, ngunit wala silang espiritu ni Kristo. Bakit? Ang mga hindi na ipanganak na muli ay walang espiritu ni Kristo. Dumating sa atin ang Espiritu Santo nang maunawaan natin ang biyaya ng Diyos at tayo'y naligtas. Tinulungan tayo ng Espiritu na maunawaan ang biyaya. Kaya ang sangabi, the Lord who redeemed my sin, He is in me. Sa pamagitan ng salita, naunawaan natin ang biyaya ng Diyos. Yung dugo ni Jesus ang nagpatawad sa ating mga kasalanan. Nalaman natin kung ano yung kaligtasan at yung maborn again. Kaya ang Panginoon ay nananatili sa atin. Sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa aking ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Nalalaman natin na ang Espiritu Santo ay nananatili sa atin. Kaya nga, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Nananatili ang Panginoon sa puso ng mga taong ligtas. Ibig sabihin, ang salitang Kristiyano ay ang taong naglilingkod kay Kristo. Nang tayo ay maligtas mula ng nanatili na sa atin si Kristo, hindi siya malayo sa atin. Sinasabi dun sa 1 Corinto chapter 6 verse 17,
Ngunit siya ay nakikisama sa Panginoon at nagiging iisang espiritu na kasama siya o kasama niya. Ngayon, hindi na natin pwedeng paghiwalayin yung espiritu ng Panginoon at yung espiritu natin. Hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa atin. Kahit hindi natin nalalaman na nanatili sa atin yung Panginoon, siya ay buhay. Nang ako ay maligtas, naniwala ako sa kapatawaran ng mga kasalanan at wala na akong ibang nalalaman. Dahil pinatawad ng Diyos ang aking mga kasalanan, nalaman ko na hindi ako pupunta sa impyerno kundi pupunta na sa langit. At nalaman ko ito na yung kaligtasan sa pamagitan ng pag-aaral ng salita. At nalaman ko rin na ito yung maipanganak na muli. Pagkatapos nang ako ay mag-aral ng salita, naunawaan ko na ang Panginoon ay nananatili sa akin. Ngayon, kahit na hindi nalalaman ng mga naligtas na buhay ang Diyos, siya ay buhay. Dapat nating malaman na siya ay buhay. Ang nagsasabing siya ay nananatili sa kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng kanyang paglakad. Ang Panginoon yung may-ari. Kaya nga yung salitang Panginoon, ibig sabihin nito ay hari. Ang Panginoon ang aking hari at ang aking Panginoon. Siya yung may-ari ng aking buhay. Hindi tayo nabubuhay ayon sa sarili nating pag-iisip. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. Kung mabubuhay man tayo o mamamatay, dapat ayon sa kalooban ng Panginoon. Tama po ba? Kung ito ay yung kalooban ng Panginoon, kung gayon gagawin natin ito at iyon. Kung hindi ito yung kalooban ng Panginoon, kahit na gusto natin gawin, hindi natin dapat gawin. Ang ating katawan ay kaluluwa at kaluluwa ay sa Panginoon. Wala akong kapangyarihan sa aking sarili. Walang kalayaan. Gawin ninyo iyon ayon sa kalooban ng Panginoon, mabuhay man o mamatay. Sabi ni Apostol Pablo, dakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamagitan ng buhay o sa pamagitan ng kamatayan. Hindi ako yung dapat dakilain at kagiliwan, kundi yung Panginoon ang dapat dakilain at luwalhatiin. Kaya nga, siya ay nabubuhay at namamatay para sa Panginoon. Paano ka naman? Kakaunti lamang yung kagaya niya na tunay na Kristiyano. Ngayon, habang pinag-aaralan natin ang Biblia, sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daan patungo sa buhay at kakaunti ang nakatagpon yun. Dapat tayong makibahagi sa kakaunting iyon. Dapat tayong lumakan sa daan at pumasok sa pintuan. Kahit na makipot at mahirap yung daang nilalakaran ng Panginoon. Yung nilakaran ng mga apostol at yung nilakaran mga naunang mga Kristiyano. Kasama natin yung Espiritu Santo sa daan. Ang Panginoon ay naghihintay sa dulo ng daan na mayroong korona ng kalwalhatian na ibibigay. Kaya nga, sinasabi sa Kawikaan chapter 15 verse 24, para sa pantas, ang landas ng buhay ay paitaas upang sa siyol na nasa ibaba, siya ay makaiwas. Yung mga pantas ay papunta sa landas ng buhay paitaas. Hindi sila papunta sa daan ng impyerno paibaba. Ito yung karunungan, dapat nating isaalang-alang ito ng mabuti. Ang mananampalataya kay Kristo ay hindi relyosong pamumuhay. Nang tayo ay maligtas, ang pagsunod kay Jesus ay yung banal na daan. Dapat tayong lumakad kasama ng Panginoon ng paisa-isang hakbang. Ngayon, kung buksan natin dun sa unang Pedro, suruin natin dun sa unang Pedro chapter 2, verse 21. Tingnan natin po sa ating mga Biblia. Unang Pedro. Unang Pedro chapter 2 verse 21. Unang Pedro chapter 2 verse 21. Unang Pedro chapter 2 verse 21, sapagkat ukol dito kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo
na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapa. Sapagkat ukol dito, para saan po? Merong layunin na iniligtas tayo ng Panginoon. Kayo'y tinawag, ibig sabihin kayo ay iniligtas. Wala na isang tao ang umahanap sa Diyos sa mundong ito, kaya tinawag ng Diyos si Abraham. Gayun din naman, tinawag tayo ng Diyos mula sa mundong ito at tayo ay iniligtas. Sapagkat ukol dito, kayo'y tinawag. Para saan po? Sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapa. Nagdusa si Kristo para sa inyo. Nagdusa yung Panginoon upang iligtas tayo. Tama po? Siya na walang kasalanan ay tumanggap ng kahihiyan at pagdurusa. Siya ay nabuhay muli patapos talunin yung otoridad ng kamatayan. Si Jesus ay namatay gaya ng trigo sa kanya at kanyang ipinanganak tayo. Nagdusa alang-alang sa inyo nang may kaparehong puso. Nagdusa alang-alang sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa. Iniwanan tayo ng Panginoon ng halimbawa. Anong uri ng halimbawa po ito? Hindi lamang tayo iniligtas ng Panginoon, kundi yung buong buhay ni Jesus ay nag-iwan sa atin ng halimbawa. Yung halimbawa pong ito, yung pagdurusa. Yung daan na nilakaran ng Panginoon ay yung daan ng pagdurusa. Naging masunurin hanggang sa kamatayan. At yung daan ng krus. At siya ay pumasok sa kalwalhatian matapos ang kanyang pagkabuhay na muli. Siya ay nagdusa at pumasok sa kalwalhatian. Kaya nga, kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapa. Dapat nating sundin ang kanyang mga yapa, yung yapak ng pagdurusa. Kaya nga dun sa Roma chapter 8 verse 17, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya. Kapag tayo ay pupunta sa langit, luluwalhatiin tayong kasama ni Kristo. Ito ay may mataas na posisyon kaya kaysa sa mga anghel. Yung mga anghel ay hindi kagaya ng anak ng Diyos. Hindi maaring maging babaeng ikakasal kay Kristo yung mga anghel. Tayo yung mga anak ng Diyos, yung babaeng ikakasal kay Kristo. Tayo ay luluwalhatiin kasama ni Kristo. Kung tunay ngang nagtitiis kayo kasama niya upang tayo iluwalhatiin namang kasama niya. Itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kalwalhatiang mahayag sa atin. Ito yung walang hanggang kaluwalhatian. Ang pagdurusa ay panandalian. Gaano tayo magdurusa? Mas matindi po ba ito sa kamatayan? Natatakot pa po ba kayong mamatay? Ito ay kaaya-aya na magdusa para sa Panginoon. Ayos lang ang maging mahirap, ayos lang na insultuhin, ayos lang na mamatay. Kung tayo ay mabubuhay para sa Panginoon at mamamatay para sa Panginoon, iyon yung pinakadakilang kalwalhatian. Nakakahiya po ba ito? Gaano nga ba ito kabuti? May ganitong Kristiyano na habang sumusunod sa Panginoon ay sinasabi niya, "Naku, bakit dumadaan ako sa ganitong katinding pagdurusa pagkatapos ng kaligtasan? Mas maayos nga yung buhay ko nung hindi ako ligtas." Ano? Anong sinasabi mo? Dapat isipin natin na maluwalhati na sumunod tayo sa Panginoon sa daang ito ng pagdurusa pagkatapos ng kaligtasan. Nagalak sila na ituring na karapat-dapat magtiis ng kahihiyan alang-alang sa Panginoon. Ang pinakadakilang kalwalhatian ay yung alipustahin para sa Panginoon, yung hagupitin para sa Panginoon, yung mamatay para sa Panginoon. Ngunit, hindi nyo ba ito gusto? Napakabuting bagay ng mga ito. Merong nakulong dahil sa pagiging Kristiyano, tapos tinalian siya ng mga tao at binalatan. "Mananampalataya ka pa rin ba kay Kristo?" sabi nila nung binalatan siya. Ang sabi niya, "Maari mong balatan ang balat ng aking kasalanan, ngunit dadamitan ako ng Diyos ng balabal ng kalwalhatian." Yung ang iba'y pinahirapan at tumangging tumanggap ng paglaya upang makamit nila ang higit na mabuting pagkabuhay na muli. Sila'y matapang na namatay. Kaya nga, kung titingnan natin doon sa unang Pedro,
sa unang Pedro chapter 5 chapter 10. Unang Pedro chapter 5 verse 10. Basahin po natin ito. Unang Pedro chapter 5 verse 10. Basahin po natin ito ng dahan-dahan. At pagkatapos na kayo'y magdusa ng sandaling panahon, ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag tungo sa kanyang walang hanggang kalwalhatian kay Kristo ay siya ring magpapanumbalik, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Sa inyo'y tumawag tungo sa kanyang walang hanggang kalwalhatian kay Kristo. Ang layunin ng pagtitiis sa atin ng Panginoon ay upang makapasok tayo sa walang hanggang kalwalhatian. At pagkatapos na kayo'y magdusa ng sandaling panahon, yung pagdurusa ay panandalian lamang. Ang Diyos ay buong biyaya at siya ring magpapanumbalik, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Yung Panginoon, siya'y nagbibigay ng pagdurusa para sa ating ikabubuti. Ito ay panandaliang kahirapan. Ang Diyos ay nagpapanumbalik, nagpapatibay at nagpapalakas sa atin. Ang ibang mga Kristiyano ay hindi alam kung ano ang gagawin kahit sa pinakamaliit na kahirapan. Ano yung inaalala ninyo kung ang Panginoon ay kasama naman ninyo? Tayo ba ay naghihirap ng higit kaysa sa Diyos? Naghirap ba kayo ng higit sa kahirapan ni Pablo? Gaano karaming kahirapan ang naranasan ng mga naunang mga banal sa atin? Takot ba kayo maghirap? Takot ba kayo na insultuhin? Takot ba kayo sa kamatayan? Hindi ito ang dapat nating katakutan. Ang daan ng kahirapan na kasama ng ating Panginoon ay tunay na kasiyahan. Ang Panginoon ay kasama mo sa kalagitnaan ng mga kahirapan. Kaya nga, lakasan mo ang iyong loob. Ako'y na-curious ang mabasa ko yung bahagi na ito. Si Pablo ay binugbog at binalanggo habang ipinapangaral yung Ebanghelyo at siya ay talagang nahirapan. Bakit ngayon lamang nagpakita ang Panginoon at nagsabi sa kanya, nalakasan mo ang iyong loob, huwag kang matakot, ipangaral mo yung Ebanghelyo doon sa Roma, ang lugar kung saan ka mamamatay ay ang Roma. Hindi ba ito kakaiba? Umaasa po ako na pinotektahan na ng Panginoon si Pablo bago pa man siyang mabugbog. Ngunit, hindi ito yung kalooban ng Diyos. Ang Panginoon na hindi tayo binibigyan ng paraan upang makaiwas sa pagdaan o dun sa daan ng paghihirap, ngunit nagbibigay ng kalakasan upang mapagtagumpayan natin ito. At yung Panginoon ay kasama natin sa kalagitnaan ng kahirapan. Si Jose, siya ay hindi makatarungang binilanggo. Sinabi ng Biblia, ang Panginoon ay kasama niya, anumang kanyang ginagawa ay pinagpapala ng Panginoon. Ang Diyos ay nalulugod tuwing tayo ay nagtitiwala sa kanya sa kitna ng kahirapan. Ang lahat sa sanlibutan ay nagagalak sa kaginawan, ngunit tayo ay nagagalak sa gitna ng kahirapan. Hindi natin inilalagay yung ating pag-asa sa mundong ito. Kaya nga, tignan natin sandali doon sa Lucas chapter 13. Lucas chapter 13 verse 23. Lucas chapter 13. Lucas chapter 13 verse 23. Basahin natin sa verse 23. At may nagsabi sa kanya, Panginoon, kakaunti ba ang maliligtas? At sinabi niya sa kanila, magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na makapumasok at hindi makakapasok. Panginoon, kakaunti ba yung maliligtas? Ito yung malaking katanungan. Gano'ng karami nga ba yung taong maliligtas? Sinabi ng Panginoon, kakaunti. Panginoon, kakaunti ba ang maliligtas? At sinabi niya sa kanila, magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan. Sinabi na ni Jesus, makipot na pintuan. Sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daan patungo sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi makakapasok.
Maraming tao ang nagnanais sa pumunta sa langit, ngunit mas marami ang taong hindi makakapunta sa langit kaysa sa mga makakapunta. Gaano karami yung mga taong hindi makakapunta sa langit? Ito ay napakarami na hindi natin ito maisip. Maraming tao ang nagsasabi sa panahon natin na naniniwala sila kay Jesus. Ngayon ay kapanahunan ng Kristyanismo. Mayroong napakaraming mga denominasyon, pastor, church at miyembro. Malaking gusali ang mga church, libo-libo at 10,000 yung miyembro na nagtitipon. Mayroong mga magagandang mga worship centers. Maraming tao ang masigasig. Ito'y dakila. Ngunit ang lahat ba ng mga taong ito ay pupunta sa langit? Sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi makakapasok. Maraming tao ang nagnanais na makapasok sa langit, ngunit kakaunti ang mga taong pupunta sa langit. Ano kaya ang porsyento nito? Natatakot akong sabihin dahil baka ko ay hindi maintindihan kung sasabihin ko ang aking nasa isip. Ito ay napakaliit lamang na bilang. Kaya nga, dun sa 1 Korinto, chapter 10, nang ang mga Israelita ay naligtas sa Ehipto, kinuha nila ang bilang. Nang panahon na yun, ibinilang lamang nila yung mga taong makakasama dun sa hukbo. So, mayroong 600,000 katao yung binilang nila yung mga higit 20 years old na mga kalalakihan. Kung isasama natin yung mga kababaihan at yung mga bata, ito ay magiging napakalaking bilang. Anyway, mayroong 600,000 na kalalakihan. Ngunit, sino makapasok sa lupain ng Kanaan? Sa Exodo, tanging dalawa lamang, si Josue at si Caleb, ang nakapasok sa lupain ng Kanaan. So, balit hindi nalugod ng Diyos sa karamihan sa kanila sapagkat sila'y ibinuwal sa ilang. So, balit hindi nalugod ang Panginoon sa karamihan sa kanila. Sa mundong ito, ang karamihan ang nagwawagi, kung saan patungo ang maraming tao kahit na hindi iyon yung daan, ito'y nagiging daan. Tama po? Yung kakaunti ay hindi kinikilala sa mundong ito. Gayunpaman, ang Diyos ay hindi nagbibigay ng mga karagdagang puntos dahil lamang maraming tao. Gaano pa man karami, kung ito ay peke, peke po ito. Kahit na isa lamang ang tao, ang totoong bagay ay ang totoong bagay. Kaya nga dun sa Sodoma at Gomora ay winasak ito dahil walang 10 taong matuwid na makita roon. Oo, paano nga ba magkakaroon ng 10 matuwid na tao sa Sodoma at Gomora? Ayon sa Jeremias chapter 5 verse 1 ay wala ni isang matuwid na tao sa Jerusalem na naghanap o naghahanap sa Diyos. Merong isang templo na ginawa ni Solomon doon sa Jerusalem, mayroong mga dalubhasa, mga guro, mga pari at mga relyosong tao. Sila ay mayroong sigasig para sa Diyos at sinusunod yung Sabat. Ngunit walang sino man ang umanap sa Diyos, kaya't ang Jerusalem ay winasa. Simula ng panahong iyon, ang mga Israelita ay dinala sa Babylonia sa loob ng 600 na taon at sila ay niliyurakan ng Persia, Gresya, Roma at ng mga Hintil. Bakit ito nangyari? Walang isang matuwid na tao sa Jerusalem, kaya ang paggawa sa kanya nagsimula. Gaano ito kamangha-mangha? Kung gayon, sino ang nasa Jerusalem? Jeremias 5:20 at 31, ang sabi ay 30 at 31. Isang kamangha-mangha at kakilakilabot na bagay ang nangyari sa lupain, ang mga propeta ay nagpapahayag ng kasinungalingan at ang mga pari namumuno ayon sa kanilang kapangyarihan at iniibig ng aking bayan ang gayon. Ngunit ano ang inyong gagawin sa wakas nito? At sa huli, nagkaroon ng pagkawasa. Merong mga nakamamangha na mga salita sa Biblia. Ano yung gagawin ninyo dito? Tingnan natin dun sa Biblia, Isaiah chapter 9. Isaiah chapter 9, verse 16. Isaiah chapter 9, verse 16. Basahin natin ito ng sama-sama. Sapagkat silang umakay sa bayang ito ay siyang nagliligaw at siyang pinapatnubayan nila ay nilamon. Ang mga umaakay sa mga tao ay ang mga guro.
ang mga leader. Sila'y mga relyosong leader. Sila'y marami, ngunit sapagkat sila'y umakay sa bayang ito, ay siyang nagligaw at silang pinapatnubayan nila ay nilamon. At kung yung bulag ay umakay sa bulag, kapwa silang mauhulog dun sa hukay. Yan yung sabi dun sa Mateo. Oo, tama ito. Hanapin ulit natin sa Biblia. Ngayon, tingnan po natin sa Mateo chapter 15. Mateo chapter 15, verse 13 hanggang 14. Mateo chapter 15, verse 13 hanggang 14. Ngunit sumagot siya at sinabi, ang bawat halamang hindi itinanim ng aking ama na nasa langit ay bubunutin. Hayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na mga taga-akay at kung mga bulag ay umaakay sa bulag, kapwa silang mahulog sa hukay. Sabi, ang bawat halamang hindi itinanim ng aking ama na nasa langit ay bubunutin. Ano pong ibig sabihin nito? Ito ay itinanim, ngunit hindi ang Diyos Ama yung nagtanim. Anong ibig sabihin nito? Halimbawa, kung ikaw ay nagtatanim ng beans, ngunit kinalaunan ay nang ikaw ay pumunta roon, mayroon lamang mga red beans na mga bunga. Kung gayon, ano ang aking dapat gawin? Sabihin ko ba ay, wow, mayroong red beans imbis na beans. Oo, ito ay mabuti para sa akin. Ngunit ang Diyos ay iba. Bubunutin ng Diyos ang lahat ng kanyang hindi itinanim. Kahit na ito ay marami, ito ay walang kabuluhan. Ano ang itinanim ng Diyos? Itinanim niya ang buhay ng anak. Ang butil ng trigo ay nahulog sa lupa at namatay. Ang tanging anak, ang mga naligtas sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus. Sa Juan 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o kalooban ng tao kundi ng Diyos. Paano tanggapin si Jesus? Ang isang tao ay sumunod lamang sa panalangin ng kagaya nito. Ngayon ay tinatanggap ko si Jesus, nananampalataya ko na si Jesus ay nasa akin. Amen. Pagkatapos, siya ay nabubuhay sa kanya. Ito ay tinatawag na panalangin ng pagtanggap. Ang lahat ng ito ay hindi totoo. Matatanggap ba natin si Jesus sa ganitong paraan? Kapag naunawaan natin ang biyaya ng Diyos na ginawa ni Jesus, ang banal na Espiritu ay darating sa bawat isa sa atin, ang banal na Espiritu ay ang Panginoon. Nang aking maunawaan ang biyaya ng Diyos at naligtas sa pamagitan ng pananampalataya, ang Panginoon ay papasok sa akin. Subalit, ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging anak, mga anak ng Diyos. Silang mga nakaunawa sa biyaya ng Diyos at sumampalataya dito ay tatanggap ng karapatan bilang mga anak ng Diyos. May mga taong nagsabi na Kristiyano na daw sila mula sa sinapupunan pa lang ng kanilang ina. At sinabi pa niya dahil naunang nanampalataya ang nanay niya, kaya ay nananampalataya na rin siya. Anong ibig sabihin nito? Mula nang ipanganak sila ay masipag na silang dumadalo sa church? Kung ganun, tatanggapin ba ito ng Diyos mula sa kanila? Hindi, sa dugo. Ito ay imposible sa dugo. Kahit born again na ang mga magulang, ang mga anak ay dapat na individual na ma-born again. Sabi nga ni Abraham, ngunit sinabi ni Abraham, O Panginoong Diyos, anong ibibigay mo sa akin yamang ako'y patuloy na walang anak at mga tagapagmana ng aking bahay ay si Eliezer ng Damasco. May isang alipin na pinalaki niya mula sa pagkabata. Siya ay napakabait. Ang pangalan niya ay Eliezer. Kung babasahin natin sa Biblia, sinabi niya, hindi mo ba ako bibigyan ng anak at isang alipin na ipinanganak sa aking bahay ang magiging tagapagmana ko? Subalit sinabi ni Jesus, hindi siya yung tagapagmana mo. Ang iyong sariling anak ang magiging tagapagmana mo. So hindi rin si Ismael yung magiging tagapagmana niya. Yung anak niyang si Isaac na ipinanganak sa legal niyang asawa na si Sarah.
siya ay magiging tagapagmana ng Diyos. Sa Juan chapter 8, sinabi ni Jesus, ang alipin ay walang palagi ang lugar sa sambayan, ang anak ay may lugar doon magpakailanman. Bagaman yung alipin ay tapat sa kanyang Panginoon, hindi pa rin siya maaaring makatanggap ng mana mula sa pamilya. Maaari siyang palayasin kahit kailan. Subalit yung anak ay may lugar doon magpakailanman. Meron man silang gawain o wala. O meron siya mang gawin o wala. Kung ipinanganak sila bilang anak, yung bahay ng ama ay bahay niya rin. Dahil siya ay tagapagmana ng kanyang ama. Paano ba naging anak ng Diyos? Paano? Sa pamagitan ng mabuting bagay? Sa pamagitan ba ng paglilingkod? Hindi po. Mula tayo ng maligtas sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Ay naging na tayong mga anak ng Diyos sa pamagitan ng kanyang biyaya at tayo ay naging tagapagmana na ng langit. Ang tahanan ng ating ama ay tahanan ko na rin. Hindi sa dugo, ibig sabihin hindi sa angkan o sa kalooban ng laman, hindi sa pamagitan ng sarili natin pagsisikap o sa kalooban ng tao, hindi sa pamagitan ng religious ceremonies gaya ng bautismo at anumang mga seremonyas, kundi ng Diyos. Silang mga ipinanganak bilang mga anak ng Diyos ay silang mga naligtas. Sa 1 Pedro chapter 1 verse 3, mula nang tayo ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus mula sa mga patay. Ang mga kasalanan natin ay napatawad na sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus at ang buhay na ibinigay sa atin sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ito yung 1 Pedro chapter 1 verse 23, ipinanganak na kayo muli, hindi sa binhing nasisira kundi ng walang kasiraan sa pamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Ang salitang ito ay yung magandang balita na ipinangaral sa inyo. Tinutulungan ng Espiritu Santo ang makasalanan na maligtas sa pamagitan ng pagpapaunawa sa kamatayan at muling pagkabuhay sa pamagitan ng salita ng Diyos. Yung ibig sabihin nito po ay sila ay naipanganak na muli sa pamagitan ng Espiritu Santo. Hindi sa pamagitan ng binhing nasisira. Ang binhi ng Diyos ay nagsimula. Ito yung binhi na itinanim ng Diyos. Kung ang isang tao ay naturuang mabuti sa Kristyanismo matapos siyang ipanganak sa isang pamilyang Kristiyano, kung gayon, makakapunta ba siya sa langit? Walang sino man ang maliligtas sa pamagitan ng edukasyon. Imposible po ito. Kundi silang ipinanganak ng Diyos. Kaya ang bawat halamang hindi itinanim ng aking ama ay nasa langit, na nasa langit ay bubunutin. Doon sa Lucas 12:32, huwag ka matakot munting kawan, sapagkat nakakalugod sa iyong ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Munting kawan, dahil tayo ay munting kawan, kaya tayo inaabuso, pinag-uusig at nagdurusa. Merong mga kahirapan, sinabi ni Jesus, huwag kayong matakot munting kawan, sapagkat nakakalugod sa inyong ama na ibinigay sa inyo ang kaharian. Mga kapatid, hindi tayo pinapansin dahil kakaunti tayo. Opo, inaabuso tayo at kinakamuhian ng walang anumang dahilan at pinag-uusig. Gayunpaman, tayo po ay mga ligtas. Tingnan natin sa Biblia, Mateo chapter 22. Mateo chapter 22. Verse 11. Ngunit nang pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin, may nakita siya roong isang tao na hindi nakadamit pang kasal. Sinabi niya sa kanya, kaibigan, paano ka nakapasok dito na hindi nakadamit pang kasal? Ngunit hindi siya nakapagsalita. Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, gapusin ninyo ang mga paa at kamay niya at itapon ninyo sa kadiliman sa labas. Doon ay ang pagtangis at ang pangangalit ng mga ngipin. Basahin po natin ang sabay, yung verse 14. Sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Ang mga Israelita, sila yung unang inanyayaan sa handaan ng hari, subalit hindi sila dumating. Kaya nga dun sa Mateo chapter 22, sabi, handa na ang kasalan, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at inanyayahan ninyo sa handaan ng kasalan ang sinumang makita ninyo. Anong ibig sabihin ng lansangan? Ang Ebanghelyo ay lumaganap sa buong mundo, sa Hilaga, Timog, Silangan at Kanluran. Mabuti na maraming tao ang dumating, subalit may isa na hindi nakasuot pangkasal. Nakadamit pangkasal ang iba dahil sa handaan ng hari, kaya lahat ay dapat nakadamit pangkasal pagpasok nila. Ang mga damit na ito ay nagpapakita ng posisyon ng isang tao.
May iba na nakasuot ng magandang damit habang ang iba ay nakasuot ng hama. Kung ganun, libre na ba silang makakakain sa handaan? Yung mga hamak ay hindi magagawang makihalubilo dun sa mga mayayaman. Mabuti pa yun, sumiksik na lang sila dun sa tabi ng chiminiya at kumain ng manggisa. Pero kapag pareho yung mga suot nung dalawa, magmumukha lamang silang pareho. Mga kapatid, di ba kapag pumupunta kayo sa spa, hindi ba't pare-pareho yung tao doon? Hindi ninyo makikilala kung sino-sino sila. Lahat sila ay hubad. Ngayon din naman kapag nakadamit naman sila, ganun din naman pagdating doon sa damit pangkasal. Walang diskriminasyon. Ang damit ay ang damit ng katubusan. Ang mga iyon ay damit ng katwiran. Paano ka nakapasok dito? Hindi ka naman nakadamit pangkasal. Marahil ay gustong-gusto ng taong ito yung kanyang damit at hindi ko kailangan ng mga damit na iyon. Sa halip, ipagmamalaki ko sa hari ang mga damit ko. Ngayon, yung taong iyon, ano nangyari po? Gapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya at itapon ninyo sa kilaliman ng sa kadiliman sa labas. Doon ay may pagtatangis at ang pangangalit ng mga ngipin. Saan po ito? Sa impyerno. Iyon po ay impyerno. Oo, paano ka nakapasok dito nang hindi ka naman nakadamit pangkasal? Wala siyang may dadahilan. Hindi ako nakasuot ng damit pangkasal kasi wala ako doon. Maari ninyong sabihin ng iyon. Pero bakit? Lahat ay tumatanggap ng damit pagdating nila. Bakit hindi mo yun sinuot? Subalit ang problema ay sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Anong ibig sabihin nito? Marami ang inimbitahan at dumating, subalit ang ibig sabihin ay ng salita ng Panginoon na ito ay kakaunti ang pinili. Ang taong nakadamit, pangkasal, ay nangangawalang kakaunti lamang yung naligtas. Maraming tao ang dumadalo sa church pero kailangan ninyong malaman na hindi maraming taong ligtas ang nakatanggap ng kaligtasan. Marami at kakaunti. Binanggit ito sa Biblia na maraming ulit po. Kaya ngayon, dapat nasuriin at tiyakin ulit ng mga Kristiyanong ipinanganak na muli kung sila ba ay ligtas sa pamagitan ng salita ng Diyos. At kung sumasampalataya sila na nakadaan na sila sa makipot na daan, ay dapat silang lumakad sa daang patungo doon, sa mahirap na daan at sa daan ng paghihirap hanggang sa makita nila ang Panginoon. Doon, iyon yung daan upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito yung daan tungo sa kalwalhatian ng Diyos. Ito yung daan kung saan naghihintay ang Panginoon at dapat tayong lumakad sa daan na iyon hanggang sa huli. Ang araw ng muling pagdating ng Panginoon ay napalapit na, kaya naman dapat tiyakin natin ang bawat isa ang ating kaligtasan. At kung hindi, dapat nating makamit ang kasiguraduhan ng kaligtasan sa pamagitan ng salita ng Diyos. At kung oo, natiyak na tayong ligtas, ay dapat nating tahakin yung daan ng tahimik kung saan lumalakad ang Panginoon kasama natin. At ang daan kung saan kasama natin ang Panginoon ay daan na tinatakat upang makasama natin ang Panginoon sa hinaharap. At dapat tayong tumayo sa harapan ng kalwalhatian at sa Panginoon na muling nabuhay at walang anumang ikahihiya. Yung summer retreat malapit na po at marami tayong kailangan gawin. Wala na rin po tayong panahon para ituon ang ating mga mata sa sanlibutan dahil napakaabala natin. Sa mga abalang araw na ito ay tuloy-tuloy pa rin yung Bible Seminar at dapat nating paghandaan ng maraming churches yung palibot dito na humihiling na magkaroon ng Bible Seminar at maraming churches din po sa ibang bansa ang dapat bisitahin. Hindi na kayang gawin ng katawan ko ang mga bagay na ito. Iniisip ko na gawin na lamang ang maabot ng makakaya ko dahil sa ngayon ay pagod na yung katawan ko. Ang katawan ko ay nauubos din ng lakas. Kaya hanggang sa araw na iwan ko ang mundong ito ay at humarap sa Panginoon, may ganitong puso ko na ipamuhay ang aking buhay. Wala na rin akong panghinayang habang binibigyan ako ng Panginoon ng lakas, mabubuhay akong ginagamit ito. At kapag sinabi ng Panginoon, oras na, tapos na ang oras mo. Kung gayon, haharap ako sa Panginoon, nang tanging sasabihin ay salamat po. Ngayon, manalangin po tayo. Mabagin namin amang Diyos, sa katapusan po ng panahon na itinakda mo, ay iniligtas mo po kami mula sa napakaraming tao sa mundong ito at hiniwalay kami mula sa kanila. Panginoon, na nangunguna sa amin na mabuhay sa pag-aalaga at paggabay ng banal na Espiritu sa pamagitan ng salita ng Diyos sa loob ng iglesia na ito kung saan kumikilos ang Panginoon.
Naghihintay po kami at inaasamang araw na darating kung saan makakatagpo namin ang muling nabuhay na Kristo sa nalalapit na panahon. Salamat po dahil naniniwala kami na kasama namin ang Panginoon bagaman mayroong maraming mga pagtitiis at mga kahirapan. Pangunahan mo po ang bawat isa sa amin na makatayo sa harap ng kalwalhatian ng Panginoon na muling bubuhay sa amin. Sa gayon ay walang sinuman sa banal na kapulungan ang mahulog. At gamitin mo po ang bawat isa sa amin ayon sa banal mong gawain ng pagdadala ng kaligtasan sa mga kaawaawang kaluluwa na hindi pa naliligtas para sa pagliligtas ng maraming mga ligaw na kaluluwa sa darating na summer retreat. Dalangin namin po ito sa pangalan ni Jesus. Amen.